Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD, 1098 AM. Now Radio. Meron akong bagong committee ho, dyan ho sa Senado, mga kaibigan, si Senador Eleka Kuya Bongo at saka ho si Chief Bato de la Rosa, ha. Ito nga ho ating kausapin, mga kaibigan, dahil na number one ho sa pagka-senador, nasa linya ho ng aming komunikasyon si Mama Senadora Cynthia Villar. Ma'am, magandang hapon po. Correct. Opo, ma'am. Correct. But okay. Ma'am, tayo napapakinggan po sa DWID. Ma'am, nakausap na ho kayo ng COMELEC na postpone na naman yung proclamation dapat. Bukas. Opo. Bukas. Ano naman okay, naging dahilan? Hindi naman kami nagmamadali. Opo. Ma'am, ano yung naging dahilan ho ng COMELEC? Ba't na-cancel ulit? Para yata ang doon yata dumating ni President. Hindi sure. Mm-hmm. Bali, ilang percent na lang ho inaantay para 100%? Parang hindi ba tapos na ang COMELEC? Mm-hmm. Ba't ba napostpone? Tapos na. Apa? Washington, wala pa daw yung Washington, US. Apo, so, bali na lang ma'am inaantay para... isa na lang, Washington, US. Apo ma'am? Oo. Mm. Ma'am, bali, kamusta? Ano reaksyon nyo? At number one ho kayo? At ano ho naging reaksyon? Siyempre, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin bumoto sa atin. Mm-hmm. Kakaasa sila na magsisilbi tayo ng ayos sa kanila. Apo ma'am? At ano ma'am inaasahan naman ng ating kababayan? Marami po kaming mga itutuloy pa, like yung oversight po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mm-hmm. At yung refiling po ng bill ng coconut, di ba, na bill yun. We refile again when we try to pass it this year para naman for the benefit of our coconut farmers. So, apo, ma'am. Yun ang priority ko. Kagaya ho ma'am sa agriculture, talaga naman kumbaga yung malasakit ng inyong tanggapan, yung pagbigay ho ng ayuda sa ating mga magsasaka, number one ho yan eh. Opo. Kaya nga po, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund para yun sa ating mga rice farmer. Ito apo. Naman coconut para sa ating coconut farmers. Mm-hmm. Because between the two of them, they are 90% of all the farmers in the Philippines. Apo. Kaya importante sila sa atin. Apo ma'am, bali, kagaya ho nung huling mag-uusap po tayo, di ba't meron nga hindi ho kay pagkakaunawaan ho ni Sec. Manny Piñol, ano na hong update ho dyan? Wala naman, basta sundin nila yung batas on Rice Competitiveness Enhancement Fund kasi marami siyang kinokontra doon. Mm-hmm. E nasa batas yun eh, they have to follow that or else they are disobeying the law. Tama po, ma'am. Yan lang naman ang point ko. Apo, ma'am, yung sa... batas yun eh. Apo, sundin ang batas. Apo, ma'am, yung sa National Food Authority, ano na hong update ho dyan na hindi na sila pwedeng mag-angkat o ano po, ma'am? Dati sila nagbibigay ng authority to import. Ngayon po, liberalized na eh. As long as you pay tariff, mm-hmm. pwede ka mag-import. As long as you pay the buwis. So, there's no need for the National Food Authority to control importation. Apo. So, wala na po yun sa mandate nila. Ang mandate nila, mm-hmm. yung kanilang budget na 7 billion a year, pamili nila ng bigas sa farmer. Tama po. Benta nila sa consumer ng mura at yung proceeds, bumili uli sila sa farmer. Trader sila ng bigas. Mm-hmm. Apo. Ma'am, regarding naman ho dito sa anong tawag nito, dahil meron lang ho kami natanggap ho na A1 info na kayo mismo naghihigpit ho doon ho sa mga smuggling o sa mga pag-aangkat ho ng bigas ho na tinalakay ho sa Senado? Talaga namang ayaw natin na smuggle rice. Apo. Kapag pag nagpasok sila ng rice, magbayad sila ng tax. Mm-hmm. So, tama bawal po. Bawal yun eh. Mm-hmm. So, that's illegal. So gusto natin magbabayad sila ng taripa. Apo. Pag nagpasok sila ng rice. Mm-hmm. At yung taripa na yun, yun ang ibibigay sa mga rice farmer. Apo. Para maging tulong sa kanila para sila ay maging competitive at kumunta sila ng malaki para maiahon natin sila sa kahirapan. Apo. Ma'am, bali, anong chairman on committee uli hahawakan niyo sa Senado pagbalik? Yan naman po. Agriculture and Food and Environment and Natural Resources po. Apo.
Ma'am, kami nagpapasalamat po. Mensahe po sa publiko po. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyong mga boto at makakaasa po kayo na gagawin ko ang lahat para makapagsilbi sa inyo ng tama. Mm-hmm. Okay. Salamat po, Ma'am Senadora Cynthia Villar. Maraming salamat, Karek, at maraming salamat din sa ating tagapakinig ng DWAD. Okay. Yan na ang tinig mga kaibigan ni Mama Senadora Cynthia Villar. At na-cancel o, dapat to mamayang gabi. Yung isasagawang proclamation no, dala meron pong inaantay ho mga kaibigan. Eh kumbaga tapos na ho eh. Ang problema lang ho, eh syempre, yung mga ibang senador medyo naiinip. Depende ho yan dun ho sa mga veterano, kumbaga matagal na hong senador ho. Eh iba nga ho, sabi nako eh, kailan ba ho ipoproklama? Eh bukas ho, at dun ho sa kabubukas lang ho ng himpilan ho sa radyo. Kanina lang ho, kausap po namin si Ma'am Senadora Cynthia Villar regarding ho dun sa mga pag-i-smuggle ng bigas ho. Eh kasi number one ho priority ho dong ali, abay tulungan ho, bigyan ho ng benepisyo yung mga kababayan ho natin magsasaka farming. Number one ho yan. Kaya siguro, naging kumbaga, minahal ng ating kababayan at number one ho, kumbaga napakataas ho nung agwat nung lamang ho nung ali. At sa pagka-senador ho, si Ma'am Senadora Cynthia Villar. Basa muna tayo ng text mula ho sa 512. Karex, dito ho kami sa Las Piñas City. Solid ho kami. Natural ho. E taga dyan ho si Ma'am Senadora Cynthia Villar eh. Mula naman ho sa Tanay Rizal. Karex, napakabait ho talaga ng family Villar. Lalo na ho yung kaibigan ko na si Mayor Neni Aguilar. Eh hindi, baka siguro sa bungero to ha. Kaya kilala si Neni Aguilar ha. Ayan ho sa Tanay Rizal. Magbabalik ho kami. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target On Air ni Karex Kayanong.